Tara na! Sinsay din eh! Sa Batangas! Sa panahon ng tag-araw, pagkakasarap magtampisaw, lumublob at magpalipas ng oras habang minamasdan ang kamanghamanghang natural na hiyas ng kapaligiran. At diyan kilala ang Batangas sa ganda ng mga natatanging destinasyon at lokasyon na mayroon din sa lalawigan, ala ay lalayo kapag ha? Kaya naman, para sa panibagong episode ng Sinsay Dine sa Batangas, halina't sama-sama tayong magtampisaw sa crystal clear na karagatan, lumublob sa iba't ibang underwater diving spot locations, at masdan ang kakaibang breathtaking mountain view experience. Sa dalawang bayang ating sininsayan, tiyak solve na solve ang weekend holiday vacation mo, Dine sa Bayan ng Bawan at Mabini! Isang natatagong ganda ang ating nadiskubre na talaga namang perfect sa panahon ng tag-init. Tunay namang tanggal ang banas bunsod ng mainit na panahon sa oras na ikaw ay magtampisaw sa fresh water nitong dumadaloy mula sa kabundukan. Kung ikaw ay makaramdam ng gutom at pagod, mayroon dining mga cottages at kitchenay na maaaring pagpahingahan at kainan. Bukod sa pagsiswimming sa napaka-fresh na tubig mula sa bukal, maaari ka rin sumakay sa balsa. Kaya naman, tampisaw na! Dine sa Barangay Inigbulan sa Bayan ng Bawan! Kung ang hanap mo naman ay white sand at tubig alat ng karagatan, Sampaguita Beach ang iyong sinsayan. Budget-friendly, pero one-of-a-kind beach experience ang dadatnan mo, Dine. Dahil sa napakalinaw na tubig dagat, pinot napakaputing buhangin at malinis na kapaligiran. Ngayong araw po ay makakakamustahan natin ang Pangulo ng Association ng mga Beach Resorts dito sa Sampaguita. Nung sa dalawang taong kong dumahi, pandemya, halos nasira po lahat ang mga beach namin. Walang dumadating na tao, napabayaan na ang nasira. Pero nung medyo lumulo ang utay-utay, utay-utay na din po kami nagpaayos ng aming mga resort. Mga turista po na gustong makarating dito sa amin sa Barangay Sampaguita, Bawan, Batangas, inaakit po kayo dito sa aming napakagandang dagat, napakalinis na dagat at puting buhangin po. Makarating kayo dito, mapapatunayan nyo yung sinasabi ko, tunay pong white sand. Kaya naman, ano pa gang iniintay ninyo? Sinsay na din sa Sampaguita! Katabing barangay lamang ng Sampaguita, ang Barangay Luklok. Isang destinasyong pwede mong sinsayan kung ang iyong pakay ay underwater diving activities. Dine sa karagatan ng Luklok, nagtitipon ng mga nais mag-dive patungo sa mga diving sites na sakop ng Bawan. Sabi nga ng nakararami, salt water cures everything. Kaya naman sinsay na dine sa Luklok dahil napakasarap ding lumublob dine sa kanilang napakalinaw na tubig at preskong ihip ng hangin. Speaking of diving destination, kalapit lugar lamang ng Sampaguita at Luklok ang San Pablo. Pamoso rin ito bilang diving spot sa lalawigan ng Batangas. At itinatampok nga din ang island vibes ng lugar na talaga namang tinatangkilik ng ating mga kababayan, gayon na rin ng mga dayuhan. Pero kung ang nais mo lamang naman, ay ang mag-road trip at magpalipas ng oras habang tinatanaw ang panoramic view ng Bayan ng Bawan mula sa kabundukan? Ala, ay sinsay na sa kamay ni Maria sa Barangay Bagilawa. Tahimik, payapa, at tunay namang nakaka-relax ang pagmasdan ng kapaligiran ng naturang lokasyon. At speaking of scenic view, may isa pang viewing point sa Bayan ng Bawan na talaga namang dinarayo ng ating mga kababayang bikers at motor riders. At iyan ay ang Kalumala Heights. Overlooking rin ito sa kabuuan ng Bayan ng Bawan, tanaw na tanaw mo dito ang mapayapang karagatan ng Balayan Bay at ang dalawang dambana ng Mahal na Birheng Maria mula sa Monte Maria ng Pagkilatan at Kamay ni Maria sa Barangay Bagilawa. Ngunit bago pa man tayo dumako sa ikalawang bayan na ating sisinsayan, ala ay mag-hydrate at mag-refresh muna tayo sa Old Faithful ng Aplaya Bawan o mas kilala sa tawag na Gripo de Tercina. Natatangi ang gripong ito na naipagkaloob sa mga naninirahan sa Bawan.
dahil nagbibigay ito ng sariwang tubig na umaabot sa humigit kumulang 1,000 bulyo kada minuto. Tunay naman na we are one in Bawan. Dahil sa pagkakaisa ng mga residente rito, napapangalagaan at ingatan ang Grifo de Tercina sa Playa Bawan na ginagamit nila para sa maiinom at ang iba naman ay sa ilang gawaing pangbahay tulad ng paglalaba. At kung beach diving destination, kakaibang hot spring water experience at scenic view mula sa kabundukan ng pag-uusapan, ala, ay hindi magpapahuli ang bayan ng Mabini dyan. Ayan, at ngayong araw naman po ay napakapalad natin dahil makakamustahan lang naman po natin ang napakasipag na bukal o board member ng ikalawang distrito ng ating lalawigan. Walang iba kundi si Doktora Arlene Magboo. Po ay namulat na ang mga turista ay dumarating dito sa bayan ng Mabini dahil ang Mabini ay higit na maganda ang ilalim ng karagatan ng bayan ng Mabini. Kung hindi po tayo nagkakamali ay isa po ang bayan ng Mabini sa makaka-access doon po sa ating center of the center na yes, Mabini. Yes. Dito sa bayan ng Mabini ay ito yung ini-improve. Marami ditong dive site at yun ang hinahabol lagi at paulit-ulit na binabalikan. Talagang ever since ay maganda ang bayan ng Mabini pagdating sa pinagmamalaki ang ilalim ng karagatan. Speaking of diving sites, isa sa nasinsayan natin ay ang Saltitude Resort. Isa ito sa mga pebble beach sa bayan ng Mabini. At dito natin nakilala ang isa sa mga maituturing na dive masters ng bayan. Welcome sa resort sa Saltitude. So sa ngayon, wala pa rin masyado but the regular patrons, yung mga from Manila, the locals ay tumutugon. Ika nga sa hamon ng pandemya na unti-unti nagbabalikan. At sila ay malaking katulungan sa bayan ng Mabini. Sa buong Pilipinas po, ika nga ay kanya-kanya ng specialty. Mm-hmm. When it comes to scuba diving. At ang Mabini ay known for its macro photography. Mm-hmm. Marami po dito tayong nakikita na mga macro critters. Ibig sabihin, yung napakaliliit na yan ay hinahangaan, hindi lamang sa buong Pilipinas, bagkus ay dinarayo ng mga taga-ibang bayan. Hindi po ito basta nakikita sa ibang diving spot. Maganda po ang Mabini. Maganda po ang bayan ng Batangas. Ang masasabi ko lamang ay sinsay na kayo sa Mabini, sinsay na kayo sa magandang bayan ng Batangas. At kung hot spring dip naman ang iyong punteriya, alam mo ga na hindi mo na kailangang magpakalayo-layo pa patungong Laguna upang ma-experience ito dahil mayroon na rin tayo niyan. At iyan ay matatagpuan mula ang Dines sa Sea Spring Resort sa bayan ng Mabini. Bukod sa poolside at beachfront, tampok Dine ang kanilang natural na hot spring. At ngayon, nadidini naman po tayo sa Sea Spring Resort kung saan matatagpuan ang natural na hot spring na dumadaloy mula sa kabundukan. Kung nais mo namang mag-detox at magpapawis, ala ay mayroon din dining sauna. Ang sauna ay natural na nanggagaling mula sa mainit na singaw ng lupa. Malawak rin ang espasyo nito, kaya tiyak na magugustuhan mo ito kasama ng iyong pamilya at mga kaibigan. Bukod sa diving at swimming activity sa bayan ng Mabini, may isang destinasyon din kung saan masisinsayan mo ang 360 degrees view ng bayan mula sa kabundukan. At iyan ay ang Mount Gulugod Baboy. Kakaiba ang tawag sa bundok na ito dahil inihalin tulad ang hitsura nito sa gaya ng isang pig spine. Pero sa tuktok nito, matatanaw mo ang makapigil hiningang view ng Balayan at Batangas Bay na pumapaligid sa buong probinsya ng Batangas. Malakas ang hangin at napakalamig ng klima din eh dahil may tayong ito na 525 meters above sea level na perfect kung nais mong hintayin at panuurin ang paglubog ng araw. Talagang mapapamangha ka na lamang sa iyong pagsinsay sa mga natatanging lokasyon at
destinasyon na mayroon sa bayan ng Bawan at Mabini. Ngunit palaging tatandaan na ang mga likas na yamang ito ay hiram lamang natin sa puong may kapal. Kaya naman, nararapat lamang na ating panatilihin ang estado nito at pangalagaan nang sa gayon ay maabutan na rin ito ng mga henerasyong dadaan. Mula sa bayan ng Bawan at Mabini, iyan ay ilan lamang sa mga destinasyong maaari mong sinsayan dine sa lalawigan ng Batangas. Kaya naman mag-like, share, at subscribe na para lagi kayong updated sa mga susunod nating pagbiyahe dito lamang sa Sinsay Dine sa Batangas.